kakayanan. Punto por punto, matusa ka onlaran. Punto por punto, kaibigan ng masa. Punto por punto, sharing duga-duga. Punto por punto. Punto por punto. Alright, good morning, 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 good morning. Welcome, 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 welcome. Dili lamang sa programa alang sa katawan ng tulmanon nga magaproteksyon. Sa katawan kabuhos gidaugdaug way kasumbungan. Magindanao area Sultan Kudarat, South Cotabato, North Cotabato area. Good morning. Welcome, welcome, welcome sa programang Punto por Punto. Of course, mga bayan, ang aton oras, alas 9.22 ang aton oras. Ang oras ginatud kaninyo sa AA Connect, Rizzo Wi-Fi, located at Barangay San Vicente, Santinia, South Cotabato. Of course, mga bayan, inigihapon ang pinakabatang komentarista sa rad, Eric Dugaduga po. Of course, mga bayan, may ara kita karon nga busy, o atong nga... Sita, of course, ang ato na karon nga magiging once a week, no? Nga magiging guest. Si Attorney Romy Aloselha, no? Ang atong abogado sang katawhan. Magasabat sa mga issues, magasabat karon sa iyang inyong mga concerns, no? Kung may problema ka mo legal, pwede ka mo mutawag sa amon, mo text sa amon, direct nga ma-interview naton or kamo mismo magpaabot sang problema ninyo. Diri kay attorney, no? Sang aton karon nga inang bisita. Of course, attorney, welcome sa Radyo ni Juan Tacorong City, bag-ong istasyon, attorney. Sa una pikas istasyon ta sa kinapawan, upod gyapon kita. Pag-abot ni attorney, upod gyapon kita. Salamat, attorney, sa gayon nga imo kami kita garing chance nga makaubon ka. Good morning, Sherwin, and good morning sa tanang listeners sa sininga istasyon. We are mapasalamaton kami nga we are your guest here. Thank you so much, attorney. At of course, may mga legal karon nga mga pamangkot ini aton karon nga mga kababayan from the different municipalities from North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat and Maguindanao area. Kaya atang-atang mga byan, ha, pwede kamo padala sa inyong mga mensahe karon. Dira karon sa atong cellphone number, i-plug na ako na. Pwede ka mo matawag sa itong cellphone number concerned sa mga legalities. Ha? Basik ka kagugma ina ha. Hindi kami magdawat sina. Punto por punto. Ang atong cellphone number 0936510-8300. Personal na itong numero 0936510-8300. 0936510-8300. Tanan-tanan yung mga legal concerns ninyo. Ha? Pwede ka mong mag... padala or mag paabot direk karon sa inyo nga mga legal concerns. Ato ibalik anay direk karon sa opisina ni Attorney Aloselha sa mga announcement, panawagan karon og syempre ini ang first mo sir no nga guest diri sa Sultan Kudarat sir. Yes sir Win. Gani sa aton man nga radio program sa Kitapawan we were together pero bago lang abi ko nakabalik dito sa Region 12. Amo na ang rason nga this is the first time nga na-guest nyo ko dito sa inyong istasyon. Kaya ni, very happy kami, attorney. Kaya paano sa ka-busy ni mo sa schedule ni mo, ara agid nga nag-suporta, no? Nag-hatag o inang time gid sa programang Punto por Punto. Of course, sa dating programang Punto Legal. So, amo kita nga ako kay Bon Kaina, putangan sa slash Punto Legal. Tungod kay ang original program naton is Punto Legal, no? Portion lang siya sa Punto por Punto pag inang Punto Legal, no, attorney. Anyway, sige, mag-cater kita sa mga problema karon na nga ara karon sa inyo nga mga palibot, no? Para at least matubag
isa-isa. Attorney Miara nga nag-text sa aton, isa siya ka PNP personnel, gusto magbalik sa Manila. Paano daw ba ang proseso kung halin siya sa airport? Ano nga mga requirements daw ang iyang kwaon? Miara ba tayo idea si attorney? Doon na. Good morning sa nagpadala og queries, no. May mga protocol nga ginlatad ang aton nga IATF. As you know, ang Metro Manila Subong nag-absurds ang number of COVID-19 positive. So more or less gani mismo sa kamkrami, stricto kita dito. So inang mga protocol naka-post ina gani from the airport mismo dire sa Jensan or dire sa Awang or sa Davao City. May mga requirements na set forth ang aton nga authorities. So may ara gid siya nga may ara. Okay. Pero may mga pagkabalo ka attorney, may ara ni siya nga mga ano man ang atong PNP personnels. No, may ara man sila nga daw inang tawag sinito ug gintagaan sila ano priority. Yes. Yes. Kay ito syempre ang iban mang uli. Anyway, sige. May manawag daw from Senator Ninoy Aquino. May problema daw sa lupa ining for demolition daw. Wala pa doon isang kaso attorney, no. Ari pod panawagan kung sino man tong mga problema nga may ara na kaso kung nag-start na hearing sa court, no attorney. Kung pwede hindi na lang naton i-cater. Yes. If ever lang nga may ara magpaabot sa amon nga ara na ang kaso korte, nag-process ang kaso, dito na nakama sa legal counsel ninyo mas maayo, no. Yes. Para hindi na tama ka ano, ang dito lang siguro sa mga level nga wala pa kaso, gaplano pa lang mag-file og kaso, no. Para ma ano naton, ma tawag sini, ma cater ni attorney karon sa inyo advice. Anyway, attorney, may ara kita karon nga caller from Senator Ninoy Aquino. Of course may concern daw ni sila pag abot ko no sa ila karon nga inang ginaistaran, no. May ara daw problema ining ilang ginaistaran. Pero anyway, kaikahapon ka istorya ko na ni sila kay nangayog bulig, wala pa gid ni sang action taken or wala pa ni siya mga kaso nga na file, no. Pero may ara daw pagpanghulga karon sa part karon nila. Anyway, ara sa linya naton, kadali lang, ga-connect pa akon nga ano, nga cellphone sa aton nga mixer. Anyway, ara sa linya naton, na-connect na ba? Okay. Dali lang, wala pa gid. Kadali lang gid ha. Gina-connect pa naton. Saglit lang, standby ara. Ara sa linya naton, ma'am. Hello po, good morning. Good morning, sir. Ayan. Good morning, ma'am. Pwede... Hi, sir. Ma'am? Opo, sir. Okay. Ma'am, Eric Dugaduga, no, from Punto Por Punto, Punto Legal. Of course, ara si Attorney Romy Lucille hakaron sa aton nga linya. Madunggan ka na niya. Line number 3, ara si ma'am. Ano pangalan mo, ma'am? Si Sharon nga... Tumaya, sir. Sharon. Asawa sang president. Sharon Tumaya, asawa sang vice president sang... Sam president, president lead, sir, president. President sa ano po? Dili purok president, ma'am. Purok president, sir. Sa ano nga purok president sa ano sa inyo sa ano sa may sa Sampaguita. Sampaguita. Ano ning Sampaguita barangay purok? Purok, sir. Purok Sampaguita. Diri sa Opo, sir, diri sa Hospital Banda, sir. Okay. Ma'am, pwede mo isay-isay, no? Karon, ang inyo problema, ano nagsugod para at least mabatian karon ni attorney ang inyo nga mga soleran dira og problema, ma'am. Go ahead po. Ang una nga amon nga problema diri sa katulog namin, sir. Kay ara pa kinadlakat diri sa katulog namon na bitin silang kaon daw kuno ang kurok namon diri. Tapos, napamangkot ang amon sa taong diri nga diin kami ibutang. Kaya nagsiling sila nga kung kuhaon na daw kuno diri, may balinan man. Si ang pamangkot namon, sir, kung diin kami ibalhin nga nang ang hindi nagid kami makahalin sa amon nga pistuhan. Kay budlay man, sir, nga basi kung pila kaadlaw, pila ka tuig, ikwaon naman kami kung diin ibutang. Ano lang naman nga kwan, sir. Problema karon. Okay. Tapos, galakot na diri, sir. Galakot ang mga PNP diri, sir. Kapabati-bati man, sir. Tapos, pila ka balik-balik sila diri nga, sige, kapabati-bati. Ang
matabo diri gulpi lang sila nagbibutang sang ilang tapulin diri sa tupad ang kalsada diri sa may purok namon sir. Mm-hmm. Na matabo sila sang ilang project. Tapos kahapon naglakad sila diri naman, way naman sila nagpabalo sa mga tao na maano na sila. Mapatindog na sila sang ilang project. Nag-umpisa na sila diri, wala ka balo ang tao. Si ano bala ang dimuo namon sang amon nga purok diri nga para maplastar namon diri. Kag ang amon tani nang respeto lang sir. Kay way kami kabalo kung ano ang amon himuon diri. Kay gusto namon iplastar namon ang amon nga purok kag ang mga katawhan diri. Okay, okay. Ma'am, may pamangkot lang ko, ma'am. Ang duta ang inyo kinaistaran, titulado ina o hindi? Ang duta ba nga ang duta ba nga inyo kinaistaran, part sang kalsada or part sang duta sang gobyerno? Duta daw na sang duta sang gobyerno, sir. Iya ka PNP daw ni sila, tapos may ara naman daw sila sang kasulatan. Pero why man sila sang ipakita sa te, sino nagpasulod sa inyo sa area da? Nga ara ka mo nag-stay dira? Ay, nagsiling sila, sir, nga mag, ano, saka, may nagpasalig man dari si niyo mismo, sir, nga hindi na daw kuno pagpalinan ang mga tao dari kay ikuan nila, i-slice-slice na lang daw kuno sa mga tao at isa kadugayon na sa mga tao at kay gobyerno man daw kuno ang kuan yapon ang mga tao. Kay amo abi ini ate from the very beginning kun aware kita nga ang duta nga ginistara naton indi aton meaning anytime aware din kita na pwede kita pahalinon now in the interest of serving the constituent usually ang atong local government unit makita na sila sang ano sang relocation site kung diin ka mo pwede i-relocate pero opo sir. Sige ate. Sige ate. Amo nang ginahulat namon sir. Dugay naman na nga ginapaabot sa mga tao diri sir na ang relocation area ang ginahulat nila nga nang steady na gid ang mga tao nga balingan. Ate, amo nang ginapangayo namon sa ate siguro ate we suggest na through your husband nga president sa purok nyo, you make representations with the local government unit. Di na siya sakop sa Takorong ate, Takorong City. Dari kami sa Kulaman. Ah, sa Kulaman. Pinatoy ninyo yung Aquino, sir. Oo. Pinakadabi siguro, kadtuan nyo si Mayor Isiha, no? Mamangkot ka mo kay Mayor Isiha kung ano pwede himuon, kung diin ka mo pwede butang. Kay, usually, the local government unit as part sa basic services nga iyang pwede i-deliver sa iyang katawhan, they will provide for the necessary relocation site. Pinaka the best ate, kadtuan nyo si Mayor Isiha, then after that, mas maayos siguro kung magpalapit ka mo sa lawyer, no? Malapit ka mo sa lawyer kung sino lawyer nga masabutan sa purok. Amo na pinaka the best remedy so far. Okay. Okay. Mm-mm. So ma'am? Ma'am Sharon. Oo. So katoda lang doon ma'am no. If ever naman aduol ka mo sa LGU ninyo with your mayor Isiha para ma-present na siya na problema attorney no. And then magduol lang kamo sa abogado din para at least sa inang masagot or mas maka-assist sa inyo. Anyway, sa pamangkot kay ni attorney, kay naman kung sa diin sino nagpasulod sa inyo dira. Sino nagpasulod sa inyo dira, ma'am? Nang atong unang panahon, ano ba may pagsulod nyo dira, may ginbayad ka mo o ano? Wala, sir. Okay, doon nagsulod lang sila. Pagamit sila, no? Ito, ipagamit ka mo. So, meaning, from the very beginning, aton sabton nga kabalo na kamo nga anytime pwede kamo pahalin nun. Sige lang okay sir, bala na
The local government unit will act on it. Eh, ano lang tayo? Tulungan na lang natin. Maya, tawagan na lang natin si Mayor Randy Isiha para at least, no? O mama, eh, bukas po, ma'am, follow-up na lang namin sa punto por punto. Tawagan na rin namin si Mayor para at least sa follow-up ng team para at least kung ano man yung plano ng LGU sa inyo dyan. Okay po? Po, sir. Tapos ang nagpasunod siya sa amon dito yung mga PC sa una, sir. Kung una-una, gid nga PC. Si Dermodis, gani ang chip sa una, diri sa PC. Amon na ang nagpasunod sa mga tao diri. Siguro, aton sabton nga, that is the reason of tolerance only. Intolerate lang, but from the very beginning, wala sang authority even pa ang pagpasunod. Okay. Okay. Ma'am, daghang salamat pa, ma, sa inyong time na paghatag, pagsalig sa programa po. Mamiting kaman kami sir, sa barangay karon mga alap ng hapon. Okay po. Sige, ipatawag naman ang okay. Okay. Nanara, sige, sige. Okay, update lang ma'am ha. Maraming okay. Salamat po. Magandang umaga po. All right. Ala, issue ito sa lupa attorney, no? Ang pagsulod sa usa ka lupa nga walay kasabutan, dapat kabalo ka sa maging consequences para maabot ang panahon, no? Opo, opo. For example, are may ginabaligya nga lupa sa 30,000. So kailangan before mo bayaran, ara na ang kasulatan, no? Kag dapat before mo baklon, may doktrina abi sana. Buyer must always beware, no? Before ka magbakal, tanaw no kung may certificate of ownership ba ang nagbaligya. Yeah. Ano ang iya proof nga siya tag-iya siya na, kay tag-iya siya, pwede niya ibaligya. So, dapat maging aware. Kwarta ang inbol. Ayaw, unya na napirmahan, bayri. Anay ko, importante. Ay, bayra na. Do kalain. No? Dura nga level, kita madaot. Maabot ang panahon nga, wa na tay, sayang lang binayad naton. No, attorney? Anyway, ako sa tuwa na ito, Facebook Live, attorney. Ado, damo-damo, nag-message, attorney. Kay Ma'am RJ Katig Data from Dubai. Ano naton from abroad, no? Mia Moore Palum Pulunan. Good morning, sir. Good morning. Melanie Ginansha. Good morning, sir. Idol pa shout out ko kay nanay ko na si Marianita Danosa at anak ko na sina Johnry Ginansha Jr. At Jillian Ginansha. Salamat. God bless po, Sir Eric. Watching live in Barangay Kananawi 1, PQCK. John Mark Arat. Watching from Bilumin, Lambayong. God bless to your program, sir. From Glory Lee. Good morning, Sir Eric and Attorney. Din po. Oh. Good morning, Sir Eric. And good morning din po kay Attorney Aloselha. God bless you po. Glory Lee. Sa mga ano natin, ha? Pakishare, pakilive, or pakilike, comment, and share ng ating Facebook Live. Salamat po. Kayo po ay nakikinig dito lamang sa Punto Por Punto, Punto Legal. Kasama pa rin po si Attorney Romy Aloselha. Para sumagot po sa mga issues or sa inyong mga suliran, sa inyong mga problema, sa mga legalities, no? May problema ka mo sa legal, dira, pwede ka mo magpadala sa atong mensahe karon. Ipadala lamang sa atong cellphone number. Ang atong cellphone number, 0936-510-8300. 0936-510-8300. Kahapon, attorney, may harapod kami topic, no? Inipod gareklamo po tinidiri sa station. Kaya ara ko nung isa ka inabang sapat or hayop nga inang nag-agi lang sa highway ba? Tapos nabangga karon sang pribadong salakyan. Ang gusto pa sa matabo sa nag-isa salakyan nga bayran ang damage sang taiya sang sapat o ining baka, no? May ara ba katungod attorney ang tag-iya sang salakyan nga na-damage sang baka, which is patay ang baka eh, no? Nga magpabayad pa ang tag-iya sa salakyan? Siguro atong i-determine kinsa man ang at fault as between the machine versus the animal. Kinsa man ang at fault? May previous ruling ang Supreme Court sina Eric nga as between the machine and the kani animals. Mas maneuverable, mas dali i-maneuver ang machine kaysa sa dili machine. In fact, in that case, gi-resolve sa Supreme Court in favor sa animal. No, kay dili man ko sa tunga kaso, mali ang karabaw. Karabaw. Nag-agi sa highway kay ginbanggaan sang kutsi. No. Question
liable ba ang tag-iya sa Carabao? Kinsa man ang liable as between the two? In that particular case, giresolve sa aton Korte Suprema pabor sa tong nagdala sa Carabao. Okay. So, imbis nga makabayad si Carabao, nakabayad ang nagbangga sa Carabao. In a way. Pero naman tayo mga doctrine diha nga dapat obserbahan. Okay. For example, doctrine on mitigated liability. Kaya kung both parties may mga salaman, so, i-mitigate. Iangay-angay. It should be as fair as it could. Okay. So, sa imong pangutana, siguro atong i-determine as between the two, baka versus pick up. Kinsa man ang dali manihuon, ang baka ba o ang pick up? Huwag asa na banggaan. Kaya kung mag-content ang pick up nga, sana man sa baka kaya nasa sa highway. Pero, sa highway? Oh, highway yan. Assuming na nasa highway ang baka, di po na rason nga banggaan na po nimo. Kaya ang baka ra ba, personally, naka-experience ko niya na Sir Eric na ang baka mo stop na sa highway ba? Tanawon ka lang. So dapat maka full stop good ka. Di man siguro na baka kanang masibat na lang diretso. But then again siguro naman ay report sa atong PNP mas gwapo siguro. At ibalik ang record sa PNP. Unsa ba ang report nila? Kinsa ba ang at fault? Okay. At least manano to no kung ma-determine kung ano git ang mali kiti baka yan sa salas ng iyan ang gwin may mga anak nga rason pero may mga legal basis din. Yes, ang atong kiti naman kung mga like for example wa magud sa driver sir. Wa magud sa ikan driver's license. Kana bang wa may driver's license imo na lang banggaan. Kiti pud rason attorney nga kung ila naga motor nga may driver's license banggaon mo na lang kay wa sa driver's license mali niya na. May ara pud nga mga may kumbaga may ara pud siya nga right no. Yes, nga magreklamo bisan wala sa driver's license. Okay. Anyway, okay, padayon lamang kamo sa magpadala sa inyong mensahe atong cellphone number 0936510800. Nakikinig sa atin attorney ang taga-provincial hospital ng Isulan or ng Sultan Kudarat Provincial Hospital. Hi Ma'am Amora, good morning po sa lahat po ng patient at doctors ng provincial hospital ng Sultan Kudarat po. Good morning! Of course, sa Public Terminal Isulan, good morning. Takorong City, nakikinig sa atin ngayon. At sa Lambayong, ha? Good morning. Sa Bayong Barangay Sadsalan. Attorney Moore, almost nga nagapadala sa amon mensahe. Diri sa amon ni programa, ining away mag-asawa. Naa-unfair ko no ang Korte Suprema. O ang Korte nga nagbuhat sang balaod. Nga ako ang babae magreklamo, gaging kulata sa ilang mga bana, automatic posasan ang bana. Pero kung ang asawa ko no, nga mangulata sa ilang bana, mahulog lang kuno sa barangay. Kaluoy man ang mga kalalakihan, kaya hindi tanang lalaki manakit o asawa. Ano bala, ina-attorney nga balaon? Kung ikulata ko sa asawa ko, ti anong file ko nga kaso? Maagi pa kami sa barangay? Pero kung ang asawa ko, attorney, ang asawa ko ang magreklamo ba mapusasan kami diretso. Attorney, good morning po sa inyo. Good morning sa atong sender no, sender. It's a very good question actually. When the law ining violence against women and children was promulgated, it was even a question the ang iyang constitutionality sini gin question sa Supreme Court kay daw nga why is it nga parang pabor sa mga babae. Bakit walang bakit walang violence against men? But in truth and in fact, may mga asawa man nga mas dako pa sa Pilipay mga technical naton sir. May mga asawa man nga mas dako pa sa ilang bana. May mga asawa man nga mangulata og bana. I even encountered handling such kind of case nga ang bana ginkulata sa iya asawa. Ano ang kaso pwede file sa bana? The answer is physical injuries. So magi sa barangay. So and of course cases involving members of the same family
must pass through the barangay. Okay? There should be earnest efforts towards a compromise. Because ang atong balaod mong God, wala nag-encourage sa mag-asawa nga mag-away. So kung pwede, isettle sa barangay. Pero kaning violence against women and children, di na muagig barangay. Pero may mga kaso ang violence against women nga muagig sa barangay. Like for example, request for issuance for protection order, muagig nag barangay. The barangay could issue a protection order for a period of 15 days. Na hindi makapala, hindi ka makalapit tong involved na tao. Okay. Pero unfair po nga, ikaw pa gikula, ikaw ang bana, ikaw gikula ta sa asawa, ikaw pa pahawaon sa balay. Kasi to ini may mga nahimo ka nga violation dito sa partner mo without kahit wala physical physical action, yes, di ba? May mga nahimo ka nga mga violations na ano ba ayun ba yung mga emotional may abuse, psychological abuse, okay, so. yung di makuha na to ini. Kasi ang pagkabalo naton nga kasuhante ka. Kaya nga naman, gikulata ko nimo. Pero may ara pag gid siya possible, may mga babae ha makinig kayo. May mga tanang nga mga partner, makinig kayo. Ikaw Bon, makinig kayo diyan dalawa. Kayo talaga daga duty kayo dito, yung asawa niyo hindi niyo alam na mayroon pa lang emotional and attorney? May psychological. May psychological ano kayo? Violence. Violence. Tudloan ko na mga asawa niyo be, tanawon ta be. Ano bala ini siya attorney? Pwede na to ma-explain karon sa mga asawa, sa mga bana, at sa tanang may mga partner karon. Ano diin makuha ining aside dito sa tong physical injury, tong ginkulata mo ang asawa mo, dito pata karon sa mga may, abuse nga mayara abi apat kasi na may ata economic abuse. Mayara ta sang physical abuse. Mayara pata sang emotional abuse. Emotional abuse. Nangyayari yan. Mayara na sa may included na sa mayara pa psychological abuse. Psychological abuse. Nga mismo si paon mo ang iyakuring nga ginaalagaan, it would cause psychological abuse. Pag babae makulangan, sala nimo. Babae masubran, sala nimo. Sala nimo. Bon. Babae dili mabigyan, sala nimo. Yes. Hindi mo matagakwarta, sala nimo. Economic abuse. Well, the law may be harsh, but that is the law. Sa karon nga punto sa aton nga legal nga sistema, we always contend. It may be hard, it may be harsh, but let it be because the law is the law. Hindi mo pinansin asawa mo, partner mo, hindi mo pinansin, may abuse na doon sa attorney. Klaro ko na ito na ito, Bon, ha? Kasi ikaw parati dito sa estasyon. Hindi mo tagdo ni mong asawa. Nilabay na lang ang tibok gabi eh. Oh. Matagad. Meron siyang? Wala siya katulog. Anong wala man si Hilabti? Nag-expect man sa Hilabtan. It may cause emotional abuse. Even psychological abuse. Sorry. So these are matters nga dapat tutukan. These are matters nga dapat tanawon. Okay? Uh-oh. Anyway, may mga nagpadala sa ato, naglama. Si Smart. Sino si Smart? Oh, may asawa din pala si Smart. Kaya kayo, kung may chance kayo, bigay na pagkakatawa na magka-date yung asawa ninyo. Ha? Kasi may abogado sa harapan natin. Ha? Mahirap na magpunta dito ang asawa nyo. At magpagawa na agad ng attorney, magpagawa ng complaint. No? Yes. Anyway, okay. Kaya pala talaga attorney na binigyan ng, kumbaga hindi natin masisisi, itong nangyari na parang pinaburan ang mga kababaihan natin. Tinan din ito, nakikita kasi na yung ibang babae natin mahina eh, no? Na medyo mahina na talagang hindi makasukol ba? Actually, sa karon na Sir Eric, we do away with the Maria Clara principle. Kasi noon, pag babae yung magreklamo, action agad. May mga kaso kasi ngayon na gi-equate na. Kasi may mga ginagawa yung mga lalaki na pwede rin gawin ng babae. So, may Supreme Court ruling nga tayo na Maria Clara principle noon na pag sila magreklamo, action agad or paniwalaan agad kasi babae. Mahina. Kadang-kadang babae karon yung strong. So, in a way, nag-grow or nag-develop ang atong jurisprudence on the matter. Anyway, sa atong Facebook Live,
May swab test pa daw, attorney, itong mga PNP person natin pag mag-uwi. Usually. Meron po daw. Even even diri sa atong region, sa region 12, wala may nagadawat og mga PNP personnel. Doon na sa Manila siguro, attorney, na pagdating ng PNP natin. Opo. So dito sa airport, wala siyang kukuning requirement. I-cater man dito sa airport pa lang. Kana man ay hain ka man to. Sunduan ka na sa health service, ana dito. And self service na mismo dito kuhaan ka ng swab test dito. So from Jensen natin makakasakay siya in a way pagdating ng Manila saka na yung mga requirements sa like swab test. May mga ano kasi may mga advance notice na tayo, Sherwin. So dito may swab test ba tayo ng ano ng Jensen? Depende kung ang Jensen Airport nagre-require og swab test. But usually may mga airports nga mag-require og swab test. Na dili ka dawaton susulod sa airport kung wala kay swab test result. So kailangan dito ang swab test natin. Yes. Kung dito siya alis. Oo. Tapos dito po may swab test. Mo pa-confirm kasi dito ata sa General Santos City walang swab test dito eh. Wala ata. No. So kaya may mga ano magud, may mga airports nga naka general community quarantine. May mga airports po nga naka ECQ. So diya ka na magbari ilang mga protocol. Okay. So i-ask na lang natin yan siguro sa saan po ba? Actually, pwede na muna ipangutana sa ato ang ABSI group. Uh-huh. Sa PNP ABSI group. Pero airport naman tayo ABSI group diya. Okay. Doon na siguro pwede na yan. At least meron siyang ticket from Manila. Ang importante yung ticket eh. Kung pulis, anong utana na? Utana siguro, imposible naman ng pulis ka, di kakabalo. Kung pulis ang mga utana, mas may mga utana sa CEO niya para tawagan. Okay. Sige. Okay. Anyway, attorney, hello po. Dolorjo, good morning po from Isulan. RJ Katig Data. Good morning sa imo, Sir Pads. Eric, kag kay attorney, salamat sa pag-cater sa concern namon sa purok sa paggita. God bless and more power sa imong program. Brent Jose, good morning, Sir. Pa-shoutout lang ako, Sir, from Tinumigas. God bless po. Glory Lee waving. Ayan po. Okay. Sa mga may concern, pwede kang matawag. Mag-cater pa migduwa ka call. Sir 9365108300. Sir 9365108300 or i-text nyo na sa amon. May nag-text din. Sir Erwin, good morning. Regards sa inyong dalawa ni Attorney Arcel, ha? Ma'am Juliet ng Mama Sapano. Hello po, Ma'am Juliet. Good morning po. Kamusta po ang area ng Mama Sapano po? May concern siguro ito. Itong caller natin, parang kilala ko itong number na ito, ha? Pero parang may concern siguro ito. Okay. Okay. Hello, good morning. Hello, sir. Si Jeffrey po ito. Oo. Tanong lang po sana po yung manager po namin, may nasilip po kami na corruption. Kasi po may mga receipt na hindi niya po maipakita, mga sulat kamay. Gusto po namin official receipt po, OR. Na para po sa ano namin, sa inventory po namin. Para sa ano namin, monthly report. Hanggang ngayon hindi pa po na ano ipakita, na hindi pa po na ipakita sa amin. Okay. Attorney? Siguro mas the best, sir, kung ang inyong request is should be made in writing, no? Isulat ninyo inyong request, then ipareceive sa inyong manager. In the interest of transparency, gusto mang katagkamatuuran, walang taguay. No? I also assume nga doon na mo'y kanaganing grievance machinery sa inyong kumpanya. You can construe it sa inyong grievance para mapaabot sa PICAS party. Kaya dahil magunang natay, duha maguna managerial employee o kaning rank and file. Kung nabilong ka sa rank and file employee, is only doon naman tay grupo to serve the interest of the rank and file o na pay grupo to serve the interest of the managerial employees. We suggest nga mas maayo siguro, or kung naamoy lawyer sa inyong kumpanya, mas maayo i-construe sa lawyer ninyo. Okay po. Okay. Yun lang po ba? Yung concern natin sa caller natin, yun lang po ba? May dagdag pa? Ako po, sir. Okay. Bali, lalapit ko na po yan doon sa ano po, sa main office po namin sa para ma ano po kagad. Ma-asikaso at saka ano po yung mga dapat namin malaman. Yes, okay po. Okay. Maraming salamat, caller, ha?
Okay, last caller na lang po sa mga gusto pong tumawag. Last caller kasi yung oras natin is 9:55. At syempre, marami nagkaganita. Mayroon kasi nag-comment, medyo in-check yung name, di ko mabasa. Pero parang tulfo na pong program nyo, sir. Nyo po, sir. God bless you po. Okay po. Dalawa na nga eh. Magdadalawa na yung komentarista dito. Makabukas po magsa-start na siya. Andito pa kasi si attorney. So, every ano tayo attorney, no? Abangan nyo po si attorney. So, ganitong araw na tayo attorney. Every Wednesday siguro. Every Wednesday na bon, no? Pwede i-plug natin yung punto legal. So, hindi na punto por punto every Wednesday. Punto legal na siya. No commentary that prime, no? Kasi pabigyan natin ng pagkakataon yung si attorney na makatulong din doon sa mga advice na mga problema kasi malaking tulong to attorney yung ginawa natin at binigyan nyo kami ng pagkakataon, malaking tulong ito para doon sa mga listeners natin na walang-wala, na walang alam na ay pabayaan mo na yan kasi ganito, yun pala ay may ano na sila na kumbaga natamakan na ang tawhanong katungod nila ba nga pwede na sila magreklamo, no? Actually sa part po namo sa Integrated Bar of the Philippines as well as sa PNP Internet Affairs Service programa po namo ni Sir Eric ng Legal Education Program, no? We can somehow educate our constituents through your program. Mm-hmm. Salamat gid sir sa imong tayong maging pahigayon gid pano. Sa may wala na bitawag, no? Kayo pwede pa kami magkita sa call, no? 0936510-8300. Pwede rin kayo mag-message sa amin. This week na topic natin, pwede niyo mag-i-message kami Monday, Martes, i-message niyo na agad kami para mapaabot na natin kay attorney itong mga concerns ninyo. Anyway, Ma'am Amor, good. Thank you so much po, Ma'am Amora. Idol talaga kita, Sir Bas. God bless you po. Maraming salamat, Ma'am, at sa mga taga-isulan po, ha? Okay. Traffic rules. Sige, next week siguro mga traffic rules. Isa sa mga topic natin, traffic rules sa attorney, no? Okay. Kasi may nag-request na pwede magtanong sa mga traffic, no? Kung ano po ba ang mga legal na mga pamamaraan itong sa traffic natin. Yung sa mag-asawa, yun lang. If ever may mga concerns, yun talaga. Huwag talaga magbugin ang asawa nyo. Talaga magbugin talaga yan. Ah. Welcome to ano talaga? BGMP. BGMP talaga. Pero kung ang asawa nyo ang magbugbog, pwede rin kayo magreklamo. Oh, yun lang, parang hindi lang din maganda na yung lalaki magreklamo. Kasi diyan natin masabi, attorney, na ano yan, yung saya, ano yun, under saya. Pero siyempre, dapat alam na mga kalalakihan, alam na may partner nitong mga violations na pwedeng makumit ng isang partner, no, attorney? Opo. Physical, emotional, meron pang mental. Mental. Oh. Nagbuang sa imo bon. Nag psychological yan. Nagbuang sa inyo smart. Oh. Economic abuse. Oo. Meron tayong physical abuse, psychological abuse. Those are among the abuses nga pwede. Managina kanang it may sound unfair, but the law is the law. Dapat bon maging sweet rin kayong dalawa ni smart sa mga asawa at partner ninyo kasi pag siningkahan mo yan, may violation na doon, attorney. No. Oh. Siningkahan mo na kahit verbal look karon ng asawa. Kahit verbal partner. Abuse. Verbal so, abuse. Verbal. Oh. Tumaan ka rin diyan. So dapat sweet masyado. Parang cake. Cake ka ba? Oo. So bakit? Kasi sweet ka kasi. Sweet ka kasi. Anyway, attorney, damo kong salamat ang atong oras 59 minutos na nilabay ang alas 9 karon sa aga. And of course, ang atong program hanggang alas 10 lamang, no? Nagapasalamat gid kita, no, sa mga natabag ni attorney, gamay ang oras pero daw damo gid ang natabag nga mga issues. And then dito sa issue karon sa may Senay, salamat ha. Inyo kami gitaganog pagsalig diri sa programa. Anyway, ang Punto Legal program madunggan ninyo every Wednesday. Every Wednesday, alas 9, alas 10. Punto legal na siya, hindi na siya punto por punto muna. At least, attorney, maraming salamat. Ma-assist namon ining aton ng mga kababayan from Maguindanao, North Cotabato, South Cotabato, and Sultan Cudarat area, attorney. Okay, salamat man ha, sa imo, Sherwin Kag. Salamat man sa upod ko, si Master Sergeant Banyas. Sir, thank you so much, Banyas. Sir, may mga panawagan ka in your office? Basig, may ara ka nga mga inquiries, panawagan sa in your office? Basig, pwede mo matagsamo na rin. So far, wala man tayo concerns except to advise everyone to keep safe. Let us keep safe. Let us maintain yung mga dapat i-maintain. Okay.
Okay, maapyan, daghan salamat sa pagpaminaw ha, sa programang Punto Legal, sa programang Punto por Punto. Habang gapon, pinakabatang komentarista sa radyo. Mamaalam, anay kami, kinaway na kami oras. May next program ba not? Okay. Daghan salamat, attorney ha. Amon ganyan ako. Pasalamat sa imong time maging hatag sa amin. Daghan salamat sa pinaw. Hantun, ugma po ho sa programa. Punto por Punto. Mga biyan, inilang gyapon hantod ugma po na at ang inyong programang Punto por Punto din lamang sa 88.3 Radio ni Juan Tacorong. Ini po ang inyong kaupon sa kahinginan. Sulugawan sa radyo, Eric Dugaduga, mamaalam na bye-bye! See you tomorrow! Punto por Punto. Nahuma na ang isa ka oras nga pag-updanay hangtod ug makuhon sa programang Punto por Punto. Madunggan, Lunes hangtod Biyernes, kauban ang pinakabata inyong komentarista sa radyo, Eric.